Pero wala, hindi talaga nagpakita. Natakot talaga, wala na ako ibang maisip na dahilan eh. Pero nasaan siya ngayon, 'di ba? Eh baka mamaya nagtatago na dun sa saya ng asawa niya. Andito na si Tito Crispy. Manood ka lang dito palagi. Wala siyang inaadrasan, balita man yan o malupit na sunukan. Yun o, shout out mga idol, si Tatang 50. Please like, share and subscribe my YouTube channel mga idol para updated ka sa mga video na ilalabas ko katulad nito. So Tatang 50 Vlog. Yun o, bigamigalap shout out mga idol. Napakaganda at napakainit na hapon sa inyong lahat mga idol. So si Tatang 50 magbabalik ulit mga idol. Magagawa tayo ng reaction video dito mga idol na kung saan itong si Tigasi ng Cavite Idol gumawa na naman ng eksena doon sa Weeing D ni Map Soberano at saka mainit mga idol sa URCC. Siguro nag-init ang ulo ni Cavite mga idol dahil hindi niya nakita si Damsa mga idol kasi yun daw ang inaabangan niya mga idol. Kaya ito pakinggan mga idol kung ano yung mga sinasabi ni Tigasi ng Cavite laban kay Damsa mga idol. So pakinggan niyo. Pero wala, hindi talaga nagpakita. Natakot talaga, wala na ako ibang maisip na dahilan eh. Pero nasaan siya ngayon, 'di ba? Eh baka mamaya nagtatago na dun sa saya ng asawa niya. Yun mga idol, narinig natin yung sinasabi ni Tigasi ng Cavite mga idol na si Damsa gumagawa ng dahilan para hindi makarating doon sa Weeing D mga idol doon sa URCC. Talagang sinabihan pa talaga niya na nagtatago sa saya ng asawa si Damsa mga idol. So ngayon ang gusto na natin marinig mga idol kung ano yung gagawin nga video sa sagot ni Damsa mga idol regarding doon sa sinasabi ni Tigasi ng Cavite mga idol. Kung sa akin lang mga idol at talagang gustong gusto ko talaga magharap itong si Tigasi ng Cavite at saka si Damsa mga idol kasi gusto ko rin na gusto ko mapatunayan ni Tigasi ng Cavite kung gaano ba talaga siya katigas. Kung kasing tigas pa sa dyan sa kung paano siya magsalita, paano siya magano sa social media, yan ang dapat niyang patunayan kung kasing tigas ba din siya pagdating sa ibabaw ng ring mga idol. Kasi nakita naman natin mga idol kung paano gumalaw itong si Tigasi ng Cavite. Kung sa akin lang mga idol, malayo pa talaga yung mga suntok ni Cavite. Hindi naman sa amin na maliit ko yung mga suntok ni Tigasi ng Cavite mga idol. Hilaw na hilaw pa talaga mga idol. Lambot na lambot pa talaga kung si Damsa papasabihin mga idol. Pero itong si Damsa mga idol, kitang-kita talaga din natin yung mga suntok na malulutong mga idol. Ako kung suntok ni Damsa mga idol, kung yun ang tumama, makatama kay Tigasi ng Cavite, may kalalagyan talaga si Tigasi ng Cavite mga idol. Pero kung si Cavite si tatama doon kay Damsa mga idol, sa tingin ko parang hindi masyado iinday ni Damsa mga idol. Kapag kaganon lang yung mga bitaw ng suntok ni Tigasi ng Cavite mga idol. Kaya gustong-gusto ko talaga magharap itong si Tigasi ng Cavite at saka si Damsa mga idol para maano na talaga natin kung sino pa talaga ang mas tigas sa kanila mga idol, si Damsa ba o si Tigasi ng Cavite. Alam naman natin ng mga idol na kung paano talaga sila nagpalitan ng salita. Na itong si Tigasi ng Cavite, sinabihan niya si Damsa na si Damsa laos na rapper, bunjing na rapper mga idol. At saka si Damsa naman, sinabihan din na laos na artista, laos na singer itong si Tigasi ng Cavite. Kaya napakagandang abangan talaga to sa URCC. Pagbigyan mo tong mga dalawang to mga ano, itong dalawang magkalaban na ito na si Tigasin at saka si Damsa. Sana mabigyang pagkakataon na magkaharap ito sa ibabaw ng cage para malaman talaga kung gaano to katigas itong si Tigasi ng Cavite kung itapat natin kay Damsa mga idol. Kaya si ano kanina target market yun ang napagbalingan ng init ni si Tigasi ng Cavite. Alam naman natin mga idol na itong si Tigasi ng Cavite mahilig talaga to magkuha ng attention kagaya nung ginawa niya nung unang press con ng URCC mga idol na laban ni Mamot at saka ni conference anong press con mga idol yung laban ni Mamot at saka ni
Boss Bullet, mga idol, gumawa din siya ng eksena. Ganon din ang ginawa niya. Kaso nga lang ito sa ngayon, mga idol, sa labas lang, idol, siguro napagbalingan niya dahil hindi niya nakita si Damsa, mga idol. Kaya maganda ito, mga idol, abangan natin to kung anong sasabihin ni Damsa, mga idol. Dahil sa sinabi ni Tigasi ng Cavite na si Damsa takot at nagtatago daw sa saya ng kanyang asawa, mga idol. So ito, hintayin natin, mga idol. Kaya hanggang dito na lang yung video natin. Hindi natin pahabain. So migamigalip shout out sa lahat ng supporters ni Tatang 50. Kung saan man kayo, ingat kayo lagi at God bless, mga idol. Medyo may bagyo naman tayong paparating. So ingat tayo sa mga matatama ng bagyo. Keep safe tayo lahat at huwag tayong gala na gala. Manatili tayong mano sa bahay. Tapos makinig kung ano yung mga inano sa atin ng mga barangay, mga idol, mga LGU, na kung anong mga dapat gawin sa kapanahon ng mga bagyo, kagaya ng bagyong parating, mga idol. So ingat tayo lagi. So si Tatang 50 nagsasabi, mga idol, sana all may jowa.